Maliligo ka pa ba sa ating dagat kung alam mo ang halimaw na ito ay maaaring umaaligid sa iyo? 2 beses na mas malaki sa T-Rex, ang mga panga nito ay may kakayahang wasakin ang isang buong sasakyan. At mayroon itong abilidad na kainin ang lagpas 12 katao sa isang lamunan lamang. Ang sinaunang halimaw na ito ay tinatawag na Megalodon Shark. Kung ang Megalodon Shark ay hindi extinct, magkakaroon ito ng nakakagulat na impact sa ating mga buhay. Paano nito mababago ang ating karagatan? Gaano kalaking banta ito sa mga tao? At mayroong posibilidad kaya na ang nilalang na ito ay nakatago lamang sa kilaliman ng dagat? Sa paglipas ng mga taon, maraming reports ng mga Megalodon Shark sightings na nakapalibot sa internet. Marami sa kanila ang nagsasabing ang mga Megalodon Shark ay hindi pa extinct, na nakatago lamang sa pinakailalim na parte ng ating karagatan, ang Marianas Trench. Sa ngayon, wala pang tao ang nakapunta sa dulo ng Marianas Trench. Pero ayon sa mga scientist, mayroong mga ebidensya na magpapatunay na mga paniniwalang ito ay hindi totoo. Kung ang Megalodon Shark ay buhay pa, paniguradong malalaman na natin ito. At ang ating karagatan ay mas magiging delikado. Ito ang mga dahilan kung bakit ang Megalodon Shark ay hindi nagtatago sa atin. Una, kung ang mga halimaw na ito ay nagtatago lamang, ang huling lugar na kanilang pupuntahan ay ang Marianas Trench, sapagkat ang mga Megalodon Sharks ay warm mammals, kaya ang frigid o ang malamig na temperatura ng Marianas Trench ay gagawing imposible ang pagtago ng Megalodon dito. At kung sila man ay totoong namumuhay pa, marami na sanang malalaking hayop sa dagat ang magkakaroon ng dambuhalang bite marks na dulot ng Megalodon Shark. Isa pang rason ay makakakita na sana tayo ng mga bangkay ng dambuhalang halimaw na ito. Ang natatanging buto na ating na-recover sa mga Megalodon Sharks ay ang kanilang mga ngipin. Ang rason kung bakit ang mga ngipin ng Megalodon Sharks ay sobrang daling makita, sapagkat sila ay nagpuproduce ng maraming ngipin. Hindi kagaya ng mga tao na tumutubo lamang ang ngipin sa pagkabata, ang mga shark ay nagpuproduce ng bagong mga set sa kanilang buong buhay, na pinapalitan ng kanilang mga ngipin 1 beses sa 2 linggo. Ang kanilang ngipin ay lulubog sa ilalim ng dagat kung saan ito ay ma-fossilize. Karamihan sa mga Megalodon Shark ay magkakaroon ng hanggang 40,000 teeth sa kanilang buong buhay. Pero sa kadahilan ng hindi pa tayo nakakakita ng intact na Megalodon, marami pa rin tayong hindi nalalaman sa mga hayop na ito. Ito ang mga bagay na alam natin sa kanila. Ang mga Megalodon Sharks ay unang nagpakita 16 million years ago. Sila ay dominant predator sa dagat na may habang 10 to 18 meters. Ang mga dambuhalang halimaw na ito ay kumakain ng kahit na ano, simula sa mga isda, dolphins, at kahit na mga balyena. Around 2 million years ago, sila ay nawala sa mundo, at ang mga siyentipiko ay hindi sigurado kung bakit at ano ang nangyari. Isang teorya ang nagsabing sila ay na-extinct dahil sa decreasing food sources at pagtaas ng kompetisyon. Sa pang teorya ay simpleng ang mga Megalodon Sharks ay hindi naka-adapt sa pagbaba ng temperatura ng ating mundo. Sabay nito ang ating dagat, at ang kanilang mga prey ay nagtatago sa malamig na parte ng dagat upang takasan ang mga ito. Kahit anuman ang dahilan ng pagka-extinct, hindi natin maiiwasang mapaisip gaano kalaki ang pagbabago sa ating karagatan. Kung ang halimaw na ito ay nasa dagat pa natin, pinaniniwalaan ng Megalodon ay kumakain ng hanggang 11 kilograms ng pagkain araw-araw. Kung sila man ay buhay pa at kumakain ng ganyan karami, paniguradong magkakaubusan tayo ng supply sa mga isda, at ito ay magiging malaking problema sa fishing industry. Atin rin makikita ang mga Megalodon na aatake sa mga fishing boats at susubuking nakawin o kainin ang mga isda na kanilang nahuli, kagaya na lamang ng mga killer whales. Kasabay ng pag-init ng ating karagatan, ang mga Megalodon rin ay paniguradong maghahari sa ating karagatan at magre-reproduce ng mas marami pang Megalodon Sharks. Ito ay malaking problema sa mga maritime shipping operation, ships, at kahit na mga beachgoers. Ang Megalodon ay mahilig sa warm shallow waters, kaya ang pagligo sa mga karagatan ay napakadelikado. Ito rin ay maaaring magresulta sa extinction ng iba pang mahihin ng mga isda, at paniguradong ang ating karagatan ay kakatakutan ng maraming tao. Kaya magpasalamat na lang tayo na ang mga Megalodon Sharks ay na-extinct na.